Mahigit 100 aso ang inaalagaan sa center. Itinayo ito ni Michelle van der Klage, isang Dutch national, para magkaroon ng tahanan ang mga asong abandonado at may kapansanan. There wasn't any facility at all for stray dogs and cats. And very soon after we first arrived here many years ago, we noticed that there was nobody caring for, you know, newborn kittens and puppies and, mm-hmm. and what have you not, stray animals, wounded animals. And so they were just dying in the street and I just couldn't let that happen. Sa dami ng asong kailangang alagaan, binuksan ang center para sa mga gustong mag-volunteer. Katulad ni Bianca na taga Holland, nalaman niya ang tungkol sa rescue center sa internet. Nagbabakasyon lang siya sa Pilipinas pero pinili niyang mag-volunteer ng mahigit isang linggo dahil na rin sa pagmamahal niya sa mga aso. We always loved animals. We always had animals at our home and a lot of them. And yeah, it's just I like being around them. For the volunteers, it's better if they go out walking with the dogs as much as possible and giving them more attention than they get. Para walang pagod sa pag-aalaga ang mga volunteers at staff sa mga aso sa center. Patapos na ang araw, pero naabutan ko pa rin silang naghahanda. Ilalakad din nila yung kanilang mga dogs na ma-amputate yung legs kasi tinamaan ng paralysis yung hind legs nila. So, itong mga wheelchairs na ito, galing pa itong Netherlands na dinonate ng mga donors nila. And these dogs have a new life na nabigyan sila ng pagkakataon. No? Bukod sa tamang pagkain, sinisiguro rin nila na na-ehersisyo ang kanilang mga alaga. Tulad ni Pearly, nasagasaan rin si na Mama Dog, C5 at Brownie. Pero dito sa center, nakatagpo sila ng mga bagong magmamahal at mag-aalaga sa kanila. Hello, Mama Dog. Kung matanda na itong si Mama Dog, malalaman mo dahil yung kanyang nuso, maputi-puti na. Pero look at that, you know, even though matanda na siya, eh, napaka-active niya pa rin pagdating dito sa karagatan. Si C5 naman raw ang pinakamalapit sa volunteer na si Chris. Bakit sobrang lapit nito sa yung C5? Kasi pag umaga at hapon, nilalaro ko talaga ito eh. Talagang siya yung malapit sa'yo. Pag may mga bisita kayo, hindi siya kaagad malapit sa mga ibang tao. Minsan yung iba, tapos yung iba hindi naman niya ano, parang hindi niya close. Sa kakulitan at bilis sa pagtakbo, hindi mo aakalaing may iniinda si Brownie. Katulad ni na Mama Dog, C5 at Brownie, inaasahan kong magiging kasingsigla rin nila si Pearly. Na muling makakapaglakad at makakatakbo. Yung makita sila na sobrang saya nila is so priceless. Sana this site can inspire a lot of people, ano, to help dogs to be able to do what they love to do, which is running, exercising, kahit na meron na silang kapansanan, no?